Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Jeanette. At ngayon, nakabalik na tayo sa Kuwait at na-miss ko talaga magluto. Kaya ngayon, paglulutuan ko si Mr. Nang. Eto, bulalo. Pero, hindi ko siya ilalaga guys. Isisigan ko siya gamit ang mamasitas. Ayan. Mamasitas, baka naman. And, o nga pala guys, masaya ako kasi buti na lang si Mr. ko ay Lebanese pero mahilig siya na mga Filipino food. Alam nga naman, hindi Filipino food ang magiging hilig niya, 'di ba? Pilipina yung napangasawa niya, 'di ba, guys? So, ayan, paglulutuan ko siya ng bulalo. Ako naman na-miss ko yung isda. Parang trip ko mag-isda. Sinigang din, so ito. Isisigang ko siya. Hindi ko alam kung anong klaseng isda siya, pero mukha naman siyang masarap sa bawan, kaya sasabawan ko siya. Ang gagawin ko palang pangpaasim sa kanya ay lemon and ito, kamatis. So, fresh siya. Kahapon lang namin binili, kaya lang, since hindi ko pa naman lulutuin agad, nilagay ko muna sa freezer. Pati ito. So, itutuw muna natin na yun. Itutuw muna natin tong beef. Ayan. Sarap na ito sup-supin. Oh, guys. Sarap. So, palalambutin na muna natin yung ating bulalo. Babad natin dito. So, ayan. Para lumambot na siya. Habang tayo ay hinihanda natin yung ingredients natin. Lagyan natin din. Medyo maliit lang kasi yung kusina namin kaya dyan ko na pinatong. And ito naman ang ating fish. Ayan. Paano ko ba't siya lilinisan? Lilinisan muna natin siya. Ay, mahirap siya linisan. Ang ginaw. Siguro kailangan ko na muna siyang ibabad. Ibabad ko muna siya. So, yun na nga guys, habang hinihintay natin na ma-deprose yung ating isda at beef, gayatin na natin itong mga gulay. Gayatin na natin yung radish. Ayan. Pati pa. Mabilis lang. Masasabi ko nga talagang kahit papano eh sinerte rin ako dito kay Albi kasi so yan nga guys, buti nilang si Albi talaga, kumakain talaga siya ng mga pagkain Pilipino like nilagang baka, sinigang at nung pag-uwi nga namin ng Pilipinas kasi kagagaling lang namin sa bakasyon pinakain ko siya ng lubi-lubi kasi yun, isa yun sa Bicolano dish. Ay, sarap na sarap siya. So, kumakain siya ng kare-kare, wala siyang arte. So, yun. Kasi kapag iba, gusto lang nila yung, kanyari, since Arab, gusto lang nila Arab na, Arabic food. So, yun. Paano naman kapag tumira kami ng Pilipinas? Eh, de syempre, hindi naman ako magaling magluto nun. Though, kung hindi talaga siya kumakain ng Filipino food, syempre, pag-aaralan kong magluto ng Arabic food. Ay, pero buti na lang kumakain siya ng Filipino food at mas gusto niya ang Filipino food. Ang nga pala guys, yung inasimang isda ko,
Sa Bicol, tinatawag namin yun. Sa Manila, tinatawag yun ang sinigang dito. Sa probinsya namin, tinatawag yun na... Shh! Cookie, Goldie! Aso ko. Tinatawag yun na kusido. So, lalagyan ko siya. Trip ko siya lagyan ng tanglad. Tsaka, ito nga, lemon. Cookie? Go outside. Shh. Cookie, no. Ay, kulit ng mga anak ko, Diyos ko po. So, siguro ito, isang piraso pwede na. Kasi may isang pirasong isda lang din naman yun. So, okay na yun. Yung aking paminta. Balik ko rito sa ref. And ayan. At ang aking mahiwagang kamatis. Cookie, no! Cookie! No, outside, Cookie! Cookie, outside! Good boy! Ako, kulit na itong mga anak ko na to. Ayan, lagay na ito. Luwain ko na muna yung kamatis. Hindi naman talaga ako magaling magluto. Tamang nakakaluto lang at tamang nagugustuhan lang ni Albie yung mga luto ko. Cookie? Ano yung anak ko nandito? Tapos mo isa nandito. Cooks? Ano yan? Why cooks? Cookie? Why are you here? You love mama? You love mama, cooks? Yung isa nandito sa paanan ko. Nga pala yung tanlad natin, pupukpukin ko lang siya ng ganito. So ayun, napukpuk na natin siya. Mas maganda to para mas lumabas yung aroma niya. At itatali ko siya. Ayan, para masarap ang higop natin ng sabaw, mga mare. Tali ko siya yung ganito. Ayan, then lalagay natin siya mamaya sa ating sinabawang isda. Diba?
guys, unahin ko na nga palang lutuin yung isda kasi yung beef is slow cook ko pa siya dito sa Nutri. Lutuin ko nga pala yung isda dito sa maliit na kaserola ko. So, lagay na natin yung isda. Ayan. Cookie, no! Lagay natin yung isda. Ito yung talagang asko na to, pasaway. Ay, di magkasya. Pagkasyahin na lang natin. Unahin ko kaya yung buntot. Ayan. And then, lagay natin to. Lagay ko na rin tong, what do you call this? Lemongrass, tanlad. And, ang aking luya para hindi siya malangsa. At, of course, lagay na rin natin siya ng, dito, sibuyas. Ay, sayang na ito. Ay, yan. Sibuyas. And, kamatis na din. Mas maraming kamatis, mas masarap. Ayan. Lagyan natin madaming kamatis. And lalagyan ko siya kamamaya ng konting... Guys, yung gulay kasi na nabili ko, ito lang. Late na kasi kami na malengke. Magko-close na yung grocery. So, halos ito na lang yung gulay nila. So, later, lalagyan ko siya ng konting radish. And then, ito. Konting bagyo beans na lang. And then... green na sili. So, lagyan ko ng konting asin, of course. And, lagyan ko na rin ng paminta. Nga pala guys, yung hasang, tsaka yung lamang loob ng isda, hindi ko siya tinapon kasi pakukulaan ko siya later para yung magiging sabaw mamaya ng aking, ano, ng dog food ko para sa aking mga alaga. Pag nagluluto ako, nagpapakulo ako ng karne, gusto ko sinasama ko ng mga ingredients para talaga yung sarap nanunuot hanggang buto, diba? Pero mamaya, lalagyan ko pa siya ng fresh tomato. So, yun. Itong Nutri-Cook natin is 1 month din natin di gamit. Saan natin siya? Pressure cooker ba o slow cooker? Pressure cooker na lang natin. Pressure cooker natin, 1 hour. I think 45 minutes is enough. Kasi hindi naman ito kasing ano, shin part is hindi naman ganun katigas at kakunat. So, 45 minutes. Ayan, 45 minutes start natin. Ay. 45 minutes natin pakuloan. At habang pinapakuloan natin itong mga ulam natin, habang pinapakuloan natin ito, magsaing na rin tayo para diretso na. So, magsasaing na rin ako ng 2 cups ng rice. Dahil rice is life talaga naman. So yun, nakaluto na tayo, kaya lalapang na tayo. Ayan, so far natingman ko naman yung sabaw, masarap naman siya. And kain na tayo guys. Ayan, kanin natin. So yun, etong video na to, gusto ko lang talaga i-share sa inyo na thankful ako kasi si husband ko is hindi siya into Arabic food kahit na Lebanese siya. Kumakain siya ng Filipino food. So, since na we have a plan to for good in Philippines, hindi ako mahihirapan na maghanap ng pagkain niya sa Pilipinas kasi makakakain siya netong sinigang na isda. Sinigang na isda, yes. Or sinigang na baka o kahit anong sinabawan like caldereta, mechado, minudo, kahit nga ginataan since na Bicolana ako is okay lang sa kanya kasi kumakain nga siya ng pinangat eh. So yun lang guys, gusto ko lang i-share yun sa inyo. See you next time, kakain na ako. Mauna na akong kumain kasi mamaya padadating yun si Albie. O nga pala guys, please like this video and kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, please do subscribe na rin po para naman lagi ako na-inspire na gumawa ng mga ganitong video. See you next time! Bye-bye!
Daddy. Ay, may isa andun. Sarap buhay. Ay, nasa sofa, sarap buhay. Kinain kaya mo na yung sofa dyan.